Welcome back to my YouTube channel, guys. For today's vlog, guys, I will share to you, isishare ko sa inyo kung ano nangyari kanina after nagumising ako. Kasi alam naman natin na lockdown ngayon, bawal lumabas. Tsaka, hindi natin na-risky lumabas kahit na wala kang permit, pwede kang mahuli, di ba? So, kaninang pagkagising ko, pumunta ako ng bangko. So, kasi kailangan ko ng cash kasi wala nga akong cash. Nasa ATM yung ano ko, yung pera ko. So, kasi gusto ko sanang bumili dyan malapit sa amin. So, ang nangyari is, may nangyaring malaking halagang nawala sa akin. Napakalaking halagang nawala sa akin. Ipapakita ko po sa inyo yung message na natanggap ko kanina na may penalty ako na 10,000 reals. So, hanggang ngayon hindi pa rin magsisingking sa utak kung bakit ako lumabas, kung bakit hindi ko sinunod yung sinasabi ng government na lockdown for 5 days. Bago ko sa i-share ang lahat-lahat na pangyayari, guys, is sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to click the button below to subscribe, guys, and turn on the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. So, ito na, guys, ang nangyari. Hanggang ngayon, guys, hindi pa rin mag-sink in sa utak ko ang nangyari kanina kasi nung gumising ako, mga 1 o'clock or 2 o'clock kanina, kasi umaga na ako natutulog. Ang nangyari is, lumabas ako, pumunta ako ng bangko, na-withdraw ako ng pera. Na-withdraw ko yung pera ko. So, hindi ko akalain na habang ako naglalakad, merong polis na sumusunod. Tapos, ang nangyari is, tinawag ako ng polis. Sabi niya, meron ka bang permit? Sabi sa akin. Sabi ko, sir, wala po. Kasi sabi ko, nandiyan na naman ako nakatira. So, sabi niya, akin na yung ikamon. Sabi ko, sir, bakit po? Sabi niya, akin na yung ikamon. So, ako naman, kinakabahan ako, sabi ko kung anong mangyari. So, ang ginawa niya is, pinicturean yung aking ikama. So, after that, sabi niya, oh, it's okay na, binalik niya ang ikama ko. So, ang nangyari is, dumiretso pa rin ako ng bakala, bumili ako ng mga kailangan ko dito sa bahay kasi nga kulang kami sa, wala akong magagamit dito. Kasi, akala ko kasya na yung pinamili ko last time. So, ang nangyari is, hindi ko akalain na mangyari talaga ito, guys. Kasi never pa nangyari sa buong buhay ko ito na. Ang hirap, guys. Alam niyo ba kung magkano ang nawala sa akin? Nag-withdraw nga ako ng 100 reals. Pero yung nawala naman sa akin is 10,000 pesos, guys. Hanggang ngayon, hindi pa rin magsisigit sa utak ko kung hindi ko magsingin pa rin sa utak bakit ako lumabas. Alam naman na bawal talaga lumabas dahil 24 hours lockdown kami dito. So ngayon yung iniisip ko, hindi naman isa-shoulder ng company namin yung pera na yun. Hindi naman isa-shoulder kasi stay in naman kami. At saka kasalanan ko yun, guys. So yung 10,000 na yun, 130,000 kung i-convert mo sa Philippine money yun. In just seconds lang, ganun ang nangyari. So, after ako umuwi dito, nung nandito na ako sa bahay, ang nangyari is, shinare ko sa aking mga kasamahan dito ko ang nangyari. Sabi niya, wala yun. Kasi ang nangyari is, ang ibang kasamahan ko rin dito, lumalabas sila, wala naman nangyari. Ngayon lang nangyari, sabi ko, kaya nung bago ako lumabas sa bahay kanina, ang lakas ng kaba ng dibdib ko. Sabi ko, parang hindi ata normal itong nangyayari sa akin. So, hindi pa rin talaga magsisigin sa utak ko, guys. Kaya, bago ako mag-video ngayon, hindi talaga magsisigin sa utak ko. Kasi 10,000 reals, saan ko kukunin? Kaya nag-video ko ngayon, guys, kasi gusto ko lang ma-share sa inyo, medyo matigas ang ulo,
pag sinabi ng gobyerno na huwag kayong lumabas, sundin natin kung ano mga patakaran ng gobyerno. So, mahirap na guys, baka matulad kayo sa akin. At saka nung dumating ako dito sa bahay guys, biglang nag-message yung ano, nag-message sa akin. At saka nakita ko guys, meron akong penalty na 10,000 reals. So hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga matanggap na meron akong penalty. At saka ito guys, isi-share ko sa inyo kung anong sinabi. At anong message na, yung message na natanggap ko sa, ito po yung guys. Ganyan ang maigi guys. Balik. So guys, it's a prank guys. It's a prank. Akala ko na, akala nyo totoong nangyari. So it's a prank guys. Yan ang ginawa ko kasi at least ma-share ko kung sa mga kapwa Pilipino. It's a prank ha. Huwag kayong maniwala. It's only a prank. So, huwag kayong lumabas ng bahay kung yan ang magiging lesson sa atin guys. Kung sinabi na huwag lumabas, sabi nga ni Kim Chu. So, ayan guys, first time ko gumawa ng prank and ang hirap pala maggumawa ng prank. No? So, sa lahat na mga hindi nakapag-subscribe sa aking YouTube channel guys, please don't forget to click the button below to subscribe and turn on the notification bell para updated kayo sa aking susunod na videos. Ayan lang guys, yan lang ang ma-share ko sa inyo. Don't forget to subscribe sa channel ng anak ko sa Pilipinas, The Brothers Channel. And ayan guys, maraming salamat. And sa mga kabayan natin dito sa Saudi Arabia, ingat lang po tayo kasi sa 28-30 kasi mag-lift na ang lockdown dito sa Saudi Arabia. So, magbubukas na rin yung malls. So, ingat lang tayo. Just be sure na naka-wear kayo ng mask. Wear your mask all the time. Sanitize your hands. Washing your hands all the time. And social distancing. Yan So, maraming salamat po sa inyong lahat. And always pray. And God bless us all. Salamat!